Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang pahayag ni Pacquiao at ang laban ni Emmanuel Navarrete. Pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more Sports Talk. So kanina nga lamang pong madaling araw mga idol ay nag-post na ang ating pambansang kamaumaan ni Pacquiao sa kanyang official Twitter account, kung saan sinabi niyang training camp has begun. I'm ready to get back in the ring and to further add to my legacy in the sports of boxing. Big news coming soon. So ibig sabihin nga po nito ay nag-umpisa ng mag-ensayo si Pacquiao para sa kanyang susunod na laban. Handa na din siyang sumabak sa ibabaw ng lona matapos ang mahigit 18 buwan na pagiging absent sa boxing. Nang sa ganon ay madagdagan niya ang mga achievements niya upang mas lalong palakasin ang kanyang legasiya. At ayon kay Pacquiao ay malaking pasabog ang ibabalita niya sa lalong madaling panahon. So hindi nga po natin alam kung sino ang makakalaban ni Pacquiao. Subalit nangunguna talaga sa listahan ang mga pangalang Ryan Garcia, Errol Spence Jr. at Terence Crawford. At bagamat nasa iisang management si Pacquiao at McGregor, ay burado na po sa mga kandidato ang UFC star dahil sa talong nalasap nito kay Dustin Poirier. Ganun pa man mga idol, mga 2 araw ang nakakalipas ay nakita ko sa Instagram story ng ama ni Ryan Garcia na si Henry Garcia na nagpost ito ng picture na nagja-jogging si Pacquiao at may caption na dahil umano nag-umpisa ng mag-ensayo si Pacman kaya nag-umpisa na din sila. So isang clue o pahiwatig po yan na posibleng si Garcia ang makakalaban ni Pacquiao. Ngunit wag po natin itong pangunahan kasi lahat ng naririnig natin ay galing lamang sa kampo ni Garcia habang ang Team Pacquiao naman ay nananatiling tikumang bibig. Ang post pa lang na ito sa Twitter account ni Pambansang Kamao kanina ang pinakamalaking balita at salita na kanyang binitawan para sa kanyang susunod na laban. Subalit wala itong pangalan na binanggit. Kaya naman hanggang ngayon ay mananatili pa ding hindi kumpirmado ang Ryan Garcia fight at bukas pa din ang pinto para kay Errol Spence Jr. at Terence Crawford. So kayo mga idol, paki-comment naman sa baba kung sino sa palagay nyo ang sunod na makakabangga ng ating fighting senator. Sa kabilang banda naman mga idol ay muli nga pong lalaban ang 2 Division World Champion na si Emmanuel Navarrete sa April 24 kontra sa Puerto Rican challenger na si Christopher Diaz. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na dedepensahan ni Navarrete ang kanyang WBO featherweight title matapos niya itong mapanalunan noong October kontra sa nooy undefeated na si Ruben Villa. Ang makakalaban niya na si Diaz ay may dissenting record na 26 wins with 16 knockouts at 2 talo. Habang si Navarrete naman ay may 32 wins with 28 knockouts at 1 talo lamang. At dahil sa kanyang paparating na laban, kaya naman siya pa din ngayon ang pinaka-aktibong kampyon sa boxing. Mula kasi nang maging kampyon siya noong December 2018, ay nagawa nitong lumaban ng 9 beses hanggang October 2020. So 9 na laban sa loob ng 2 taon ay talagang napaka-aktibo na niyan para sa kampyon. So ayan nga po ang latest boxing news today mga idol. Comment down below your opinions at huwag kakalimutang mag-subscribe for more sports talk.